Naglalaktaw ba yung makina mo? Kung oo ang sagot mo, itong video na to ang para sa'yo. Ituturo ko sa'yo yung mga basics na kailangan mo malaman kapag naglalaktaw yung makina mo bago ka tumawag ng mekaniko. Kasi meron tayong mga basics na kailangan tignan pagka naglalaktaw yung makina natin na baka yun lang yung pinagmumulan ng laktaw na hindi na natin kailangan itawag ng mekaniko. Kung oo ang sagot mo, umpisa na natin yung video. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. So, okay. Ang una mong kailangan i-check is kung tama yung sulot ng sinulid. Check natin yung tama, kung tama ang sulot ng sinulid. So, titingnan mo kung tama naman. Kasi may mga pagkakataon na nagkakamali tayo ng sulot ng sinulid. Meron yan bakal pa dito, no? Eh, syempre, luma na tong makina natin, kaya wala. Check mo kung tama yung sulot ng sinulid at tama naman. So, ibig sabihin, hindi dun yung problema. Ikalawang i-check mo is yung tension, no? Itong sinulid natin is dapat nahatak mo siya na may tamang higpit, hindi yung sobrang higpit, yung parang hirap na hirap ka hatakin to. Yung sinulid, kita ba yung sinulid? Pag hirap na hirap kang hatakin to, ibig sabihin, sobrang sikip ng tension, dapat luwagan mo. So, kung sobrang higpit, maaring yun yung pinagmumulan, luwagan mo ng konti, ayusin mo yung tension niya. Kasi minsan pinagmumulan to pagka sobrang higpit. So, yun yung ikalawa. Ngayon, pag na-check mo na yung dalawang bagay na yun, dito ka na sa karayom, try mong magpalit na ng karayom. Tatanungin kita, gano'n nakatagal yung karayom mo nang hindi mo pinalitan. Lalo na yung mga local. May mga nabibili kasi local na karayom na mabilis mapulpul yung dulo o mapudpud yung dulo ng karayom. Kailangan po yan ay may tamang tulis, no? Pagka po yan ay pulpul na, yung bilog na yung dulo, wala nang tusok, hindi naman pwede tusok-tusok mo yung sa kamay mo para mamalaman mo tusok-tusok na. So, ibig ko lang sabihin, kung matagal na yung karayom mo, maaring isa siya sa nagiging problema. Baka pulpul, pudpud na yung dulo. I suggest do sa mga bagong sewer, nagbagong gumagamit pa lang ng makina, original na karayom ang gamitin nyo. Mas mahal siya, pero mas matagal siya mapudpud. Ngayon, sige, nagpalit ka ng karayom. Eto, kumuha ako ng bago. Ang gagamitin mo lang, DB, para sa high speed yan, DB, ayan, DB rin to. Ito yung local, ganito yung local, lagayan ng local. Ito ay, hindi to original, pero isa to sa mga brand na binibili ko. Mas mahal kasi to. Mas mura ng konti sa original, mas mahal ng konti sa local. So, parang nasa gitna siya. So, yun, tigilan natin pagpo-promote ng brand na yan. So, ngayon, kuha ka ng bagong karayom. DB, size 11, madalas ginagamit namin. Pag medyo makapal tatahiin mo, size 14. Pagugulungin mo yung karayom sa makina. So, bakit? Ano yun, nagtitrip ka lang? Hindi. Doon mo makikita kung baloktot yung karayom. Pag hindi siya gumulong ng tama, ayan, kung napansin mo, gumugulong sa dire-diretso, ibig sabihin, tuwid yung karayom. Try natin ha, kung mababaloktot ko to. Baka kasi masugatan ako eh. Hindi na baloktot eh. Meron tayong baloktot. Hanap ako ng baloktot. So, ito, nakahanap ako ng baloktot, karayom ng piping. So, ito syempre bago. Yung bago, paikutin mo lang yan. Makikita mo yan kung baloktot. Yan yung bago. So, lagi nyo i-check pag bago kung baloktot o hindi. Kasi may mga pagkakataon na sa storage o yung pinagtaguan mo, doon na baloktot yung karayom nang hindi sinasadya. Kaya i-check mo kung baloktot. Ayan, okay siya. Kita ko na, makikita mo yan pag umikot kung baloktot. Makikita mo. At ito, sobra baloktot nito eh. Pero ganito yung mapapansin nyo dyan pagka baloktot. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero halatang halata yun. Kahit konti lang yung pagkakabaloktot niya. Kitang-kita yung pag pinaikot mo. Ayan, so okay. Yun yung pangalawang i-check natin, karayom. Saka yung bago, hindi basta ikakabit. Kailangan kailangan unat o i-check mo muna kung baloktot yung karayom. Kasi meron din mga sewer na nagpalit lang ako ng karayom, naglaktaw na. So, yun yung iisipin nyo. Ano yung una nyong ginawa bago naglaktaw? So, ibig sabihin, either mali yung kabit ng karayom or baloktot yung karayom. Diba? So, eto pa. So, eto, isum mo nga. Tingnan mo nga kung kaya. Ayan. Kung papansin ninyo, yung karayom ng, yung,
naituro ko to dun sa sewing course lesson number 1 ha. Yung kanan long karayom, diretso. Ito, dun, nasa likod, may uka to, kaprasong kanal lang. Kita to. Ito, yung mahabang kanal, ito yung nakaharap sa kaliwa dito. Kasi dun ka magsusulot ng sinulid, okay? So, yung kanal na mahaba, yun yung nakaharap sa kaliwa. Yun yung lagi nyo tatandaan. Kasi pag kinabit mo ng baliktad yan, it's either hindi magtatahi o maglalaktaw din. So, kailangan tama. Try nga natin ikabit ng baliktad. Try natin ikabit ng baliktad, ha? Kailangan natin yung sample. O, kasi po itong makina namin ay hindi po naglalaktaw. Kaya hindi ko maipapakita sa inyo kung yung pag-ayos, kung magwo-work. Pero nagwo-work po ito, yung mga pag-ayos na ganyan. Yan yung mga basic na i-check mo. Hindi kasi naglalaktaw to. Ayoko naman sadyain ilaktaw siya. Tapos saka ko lang aayusin. Okay, sulot natin. Binaliktad ko yung karayom, ha? Try natin, ha, kung anong mangyayari. Ang hirap din pala isulot pagkabaliktad ang karayom. So, ayan, baliktad yung karayom. Tingnan natin kung tatahi na maayos. Baliktad. Ayun, ayun, tingnan nyo. Ayun, may laktaw. Ayun, okay. Ayun, naglaktaw siya. Ayan, o. Ngayon, itatama na natin. Iaayos na natin yung kabit. So, lagi lang yung mahabang kanal sa kaliwa. So, kailangan tama yung pagkakabit. Ayan, dito yung mahabang kanal, dito mo isusulot siya, okay? So, okay. Tingnan natin yung ikalawang tahi niya. So, eto. Tingnan nyo. Wala na siyang laktaw din. Oh. So, pinagmumulan talaga siya ng laktaw. Ayan. Oh, wala nang laktaw. Hindi kamukha nitong isa. Naglaktaw siya. So, ayan. Oh, eto na yun. Yung ikalawa. Wala nang laktaw. Hindi kamukha nito. May isang laktaw. So, yun. Nagkukos din ng laktaw yun pag mali yung kabit mo ng karayom. Eto yung pinaka, ano. Eto yung pinaka first aid na gagawin mo. Pero, meron pang isa. Ito yung lagi kong pinapaliwanag sa live na pwede mong gawin. Mag-work po to sa overlock, piping, at saka po dito. Kasi po, pag po yung ating makina ay sunod-sunod yung laktaw, may choice kayo dun. Pwede, kasi ipapatiming yun eh. May ano ron, may technique dun na para may advance mo ng konti yung timing kahit hindi mo siya ginagalaw yung timing sa loob. Yun nga lang, hindi to nagwo-work lagi. May mga pagkakataon na nagwo-work to pag konti lang yung problema ng makina mo. Pwede mong, eto, halimbawa, ha, papakita ko sa inyo, ha, simple close up muna konti. Di ba nakakabit yung karayom natin? Nakasagad to, di ba, itutulak mo to pataas. Ngayon, ang gagawin mo, eto yung pinakalas na ituturo ko sa inyo. Eto, di pa kisum, ayan. Nakakabit siya, nakasagad sa taas, ayan, o, eto, di ba, pag kinabit mo, sasagad mo sa taas. Bago mo po higpitan yung tornilyo, ibaba mo po siya ng konti. Konti lang, tingnan nyo yung kamay ko, ha. O, binaba ko ng konti, diba? O, nakakabit siya sa taas, ibababa ko ng konti. Ibababa ko ng konti, tapos hahawakan ko yung karayom. Saka ko hihigpitan. Okay? So, yan yung isa sa mga tinuturo ko sa live. Na pag ikinabit mo yung karayom, naglalaktaw siya, na-check mo na lahat. Kinabit mo yung karayom, pag tusok mo sa taas, ibaba mo siya ng konti. Konting-konti lang, saka mo higpitan yung tornilyo. Hindi po ako mekaniko, pero ang idea ko, pag binaba mo yung karayom, yung timing niya, nagiging advance ng konti. So, may mga pagkakataon na nagiging okay yung makina. And na-try ko na rin po to personal. Okay? So, yun po yung mga basics na kailangan mo malaman.
kapag yung makina mo inaglalaktaw. Sana po nakatulong po yung video na yun sa inyo kung nagkakaroon kayo ng problema sa inyong makina. Okay po? Okay lang? So ayan, ipapasada lang natin, no, kung maapektuhan siya. Well, actually po, sigurado po ako na hindi. Actually, ang may nagtulo. Sa totoo lang, ang nagturo po sa akin yan, mekaniko rin, no? Yung kaibigan nating mekaniko, na pag yung makina mo may mga konti-konting laktaw na, pwede mo ibaba ng konti yung karayom, then higpitan mo yung tornilyo, magkakaroon ng ano yun, magkakaroon ng pagbabago. May mga pagkakataon na magiging okay. Lalo na po ron sa ano, minsan papalit-palit ka ng tela, biglang naglaktaw yung makina mo, nagrarush ka. Pwede mo i-try yung mga basics na to. Yung first aid kung tawagin ko. Ang tawag ko dyan is first aid eh. Yung mga tinuro ko sa inyo ngayon. So, yun. Tapos na po yung video natin. So, ayun. Kung na-check mo yung video natin, umabot ka hanggang dito sa dulo, comment down below naman kung nakatulong yung video natin. Para naman yung iba natin viewers is magkaroon ng idea kung nag-work ba sa inyo. Kung totoo man na nag-work or hindi, comment down below lang po. So, yun po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa ating channel. And may live po tayo tuwing Sunday po at saka Miyerkules po, 9 PM. Live streaming po. Nagla-live po ako. Tumatanggap ako ng online question about sa tahian po. Sana po makapunta kayo tuwing 9 PM para po maging part kayo ng ating live stream. So, ako po ulit si Mel Bonaventura ng Team Bonaventura. At wait lang, there's more. No? Next video upload natin, tuturo ko sa inyo to. Bumili kasi ako nito. Yung ilaw po ng makina ito, no? Comment na rin kayo kung gusto niyo to matutunan para gawa natin ng video. Bukas ko po itatry ikabit. Ito po yung nabibili. Ayan. Na ilaw ng makina na naka-magnet po. Ang presyo po nito sa Taytay is 150 hanggang 200 po. Ito, ikinakabit lang siya sa makina. Actually, madali lang siya. Kahit hindi ka mekaniko, technician, madali lang to ikabit. And then, yun na ituturo ko sa inyo. So, sana nakatulong yung video natin. Comment na rin kayo about dito kung gusto niyo yung video na to. Dalawa po kasi yung binili ko. Ayan po. So, ayun. So, kita-kita sa next video. Ako po si Mel Bonaventura. Taga-video natin si Ate Christy Bonaventura. And I'm signing off. Power and peace po.